Kamusta mga kadois? Welcome back sa panibagong episode dito sa ating farm. Kitang-kita nyo naman mga kadois, hitik na hitik ang ating haring araw. Kaya naman ay tayo ay sampay ng ating mga nilabhan. Oo, dalawang araw na yan ang ating nilabhan ay hindi pa rin matuyo-tuyo ng isang araw ay talaga naman lakas ng ulan. Siya nga pala mga kadois, ngayon mainit. Ano kaya naman ako'y nagpa-plano na mag-titil-til tayo? Opo, kasi may usapan kami ni asawa at may paggagamitan nga tayo. So ganito nga'y gagawin natin ano. Ito ay gagamitin natin sa paggawa natin ng panibagong poste dito sa may harapan. Ito dito banda. So plano namin ni asawa ay bububugan namin to dito banda para naman ay hindi masyado mainit dito sa harapan. At nung nakaraang araw nga ito ngay yung sumandang unahan natin pinalitan natin ng poste ito dito sa may ating banda sa labahan natin. Yan, dalawang poste yung pinalitan natin para medyo tumibay-tibay ang ating labahan at parkingan nga ito ni asawa. Ayan. So medyo okay na ang ating mga poste. At eto nga mga kadoys, ang aming tambayan ni asawa. Dito kami nagkakape ni asawa pag umaga, pag hindi po maulan. Minsan naman ay nagkakape kami sa hapon, dyan din kami nagtatambay. Ngayon naman ipakita ko naman sa inyo ang ating outdoor kusina. Sabay, kumustahin na rin natin ang ating talim na pinya. Ayan sila. Tapos ito ang puno ng guyabano, puno ng rambutan. At ito nga naman yung nag-iisa kong bayabas dito sa farm. Habang nagkakamustahan na nga, ikamustahin na rin natin itong alaga nating rabbit. Naghihilahilata sila tapos sumilata, lalamon. Yan ang ginagawa ng ating rabbit ngayon. So pagkain nila ngayon ay feeds. Hindi ba tayo nakakakuha ng mga halaban na kanila ikinakain Yan. So may tubig din sila doon. Ganyan lamang ang buhay ng rabbit. Ngayon naman mga kadoys, tayo magbubunot nga ng niyog Ipapakita ko sa inyo kung gaano na ako kagaling ngayon magbubunot. At alam niyo naman mga kadoys, itong pinapakain natin sa alaga natin mga manok So una itatanggalin natin yung pinakaano na yun. Tapos gagarnihin lang natin tatanggalin natin itong corona ng niyog. Tapos gagarnihin natin matawag sa inyo ng gayaan. Lilinyahan nyo ng ganyan hihiwa-hiwain nyo Tapos isa ka naman ikukulhitin yun ganun yung bunot. Gayon. Tapos bubunutan nyo na. Ganun lang, kasimple ano. Tapos ito na nga mga kadoys, tapos na natin bunutan itong tatlong na niyog. Ngayon ibibida ko naman sa inyo kung paano tayo magbibiyak ng niyog. Siya nga ko'y na nga naman inatuto na yan. Diba? Easy-easy na ako ngayon. Tandaan lang daw nasan daw yung dalawang mata, yung bibig. Sa may uluhan daw yun binibiyak para daw ituwid ang pagbiyak. Diba? Marunong na tayo mga kadoys. So bibiyakin pa natin ang dalawa paano. Simple-simple na lang tayo ngayon magbiyak ng niyog. Tayo ay natututo na. Ngayon naman yung isa pa, Siya, tamang bidalaan tayo ng pagbiyak ng niyog kasi ngayon tayo natuto na talaga. Ngayon naman tayo ay bibikbiyakin naman natin yung gayaan. Para mamaya pag tatanggalin natin yung laman ng niyog sa may bauhay madalilaang. Yan. Bibiyak-biyakin natin yan ganyan. Para pag maghiwa-hiwa tayo mamaya ng niyog madali na laang. Gawa ng hindi yan kaya naman kung kainin naman kung ganyan naman kalaki yan. Napagbiyak-biyak ko na Kaya naman mamaya na natin tantarin. Ito naman dumating na si asawa siya may pasalubong sa ating pagkain. Ayun daw ay anniversary ng kanilang pinagtatrabahuhan. Yan, napakabait ng aking asawa. Lahat ng kanyang kakainin dapat binabalot niya para sa akin. Kami sabay kumain dito sa bahay, syempre. Ganyan. May burger tayo, may sweet macaroni, may kasaba, tapos may cake. Ayun. So, kami kakainan ni asawa. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kadoys. Bye-bye!